Filipino 6, Quarter 1, Week 2, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay paggamit ng wastong pangalan at panghalip sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Aralin 1. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang paggamit ng wastong pangalan at panghalip sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Tayo ngayon ay nasa aralin 1 ng Week 2. Para sa most essential learning competencies, nagagamit ng wasto ang mga pangalan at panghalip sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Sa araling ito, maipamamalas mo ang kakayahan at pagkamatatas mo sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na magagamit ng wasto ang mga pangalan at panghalip sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon batay sa tula, tungkol sa sakit na umiiral hindi lamang sa ating lugar kundi sa iba pang bansa. Ano ang pangalan? Ang pangalan ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Ito ay maaring tunay na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Ang tunay na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari ay nagsisimula sa malalaking titik. Nagsisimula naman sa maliit na titik ang ditunay o karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Ang pangalan ay maaring simuno o panaguri. Ginagamit na simuno ang pangalan kapag ito ay may panandang ang at si. Halimbawa, ang bata, ang pusa, si Rosa, si Miguel. Mayroong dalawang uri ng pangalan. Ang mga ito ay pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, lugar at pangyayari. Nagsisimula ito sa malaking titik. Halimbawa, Maria Clara. Ito'y pangalan ng tao. Samsung. Ito'y pangalan ng brand ng isang produkto. Cavite. Ito ay pangalan ng isang lugar. Araw ng Kalayaan. Ito naman ay pangalan ng isang pangyayari. Kung inyong mapapansin, ang bawat ngalan ay nagsisimula sa malaking titik dahil ito ay may tiyak na ngalan. Pangalang pambalana. Ang pangalang pambalana ay tumutukoy sa ditiyak na ngalan ng tao, bagay, lugar at pangyayari. Nagsisimula naman ito sa maliit na titik. Halimbawa, Doktor. Ito ay ditiyak na ngalan ng tao. Sumunod ay cellphone. Ito ay ditiyak na ngalan ng bagay. Bukid. Ito ay ditiyak na ngalan ng lugar. Sapatos. Ito ay ditiyak na ngalan ng bagay. Ano naman ang panghalip? Ang panghalip ay mga salitang pamalit o panghalili sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Ang mga salitang siya, niya, ako, mo, niya, iyo, akin, iyon at natin ay tinatawag na panghalip. Halimbawa,
Siya ang pinakamaganda sa lahat. Hindi niya ibinalik ang aking lapis. Pinuntahan nila ang sikat na kainan. Ngayon ay isaisip mo ang mga kaalamang ito. Para sa ngalan ng tao, ang pangalang pantangi ay Miss Reyes. Para naman sa pambalana, ito ay guro. Bagay, pantangi, Adidas. Pambalana, sapatos. Para sa hayop, ang pantangi ay Bruno. Pambalana, aso. Lugar, pantangi. SM Lucena, pambalana. Pamilihan. Pangyayari, pantangi. Chami Festival. Pambalana. Pista. Sa pangalang pantangi, ang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari ay nagsisimula sa malaking titik dahil ang mga ito ay mga tiyak na ngalan. Sa pangalang pambalana, ang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari ay nagsisimula sa maliit na titik dahil ang mga ito ay walang tiyak na ngalan. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Basahin ang bawat pangungusap. Piliin ang angkop na sagot sa kahon. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang bilang. Ito ay bahagi ng pananalita o lupon ng mga salita na tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ano ito? Magaling! Ito ay pangalan. Pangalawa, ito ay tiyak na ngalan sa tao, bagay, hayop, pook o pangyayari at nagsisimula sa malaking letra. Ano ito? Tama, ito ay pantangi. Pangatlo, hindi tiyak na ngalan sa tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Ano ito? Tama, ito ay pambalana. Pang-apat, ang bahagi ng pananalita na panghalili sa ngalan ng tao, bagay, pook o pangyayari. Ano ito? Tama, ito ay panghalip. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, bumuo ng dialogo batay sa sitwasyong nasa larawan. Gumamit ng iba't ibang pangalan at panghalip. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Maagang gumising si Aling Marita para ihanda ang mga sangkap sa lulutuin niya sa kaarawan ni Lisa. Sumunod na nagising si Lisa at agad na pumunta sa kanyang ina na nasa kusina. Ano ang kanilang pag-uusapan? Mag-isip ng dialogo ni Aling Marita at ni Lisa. Narito ang aking halimbawa. Maligayang kaarawan sa iyo anak, inihanda ko na ang mga lulutuin para sa iyong kaarawan ngayon. Maraming salamat po inay. Ano-ano po ba ang inyong lulutuin? Magluluto ako ng spaghetti, pritong manok, pansit, lumpiang Shanghai at hotdog. Wow inay! Siguradong masarap ang lahat ng inyong lulutuin. Tandaan! Ang pangalan ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Ito ay maaring tunay na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Ang tunay na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari ay nagsisimula sa malalaking titik. Nagsisimula naman sa maliit na titik ang ditunay o karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Ang pangalan ay maaring simuno o panaguri. Ginagamit na simuno ang pangalan kapag ito ay may panandang ang at si. Ang panghalip naman ay mga salitang pamalit o panghalili sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari.
ang mga salitang siya, niya, ako, mo, niya, iyo, akin, iyon at natin ay tinatawag na panghalip. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!